76 with an exception. The exception is just one verse that never mentioned about the law, the statutes, the testimonies, the precepts in the scripture. And it's now your assignment, verses yon. Kaya pag hindi mo binasa lahat, hindi mo talaga makikita. Pero pag binasa mong lahat, makikita mo kung ano. No? Wala man lamang at lang mula sa talatang isa hanggang 176, lahat ay mayroong kataga, precept, law, statutes, testimonies, and that refers to the Word of God. Pero mayroong exception. And that is only one verse. It's up to you po yung tulog natin. Okay, mamaya na sa inyong bahay nito ngayon, ha? Ayan ang talagang kung bakit kinakalangan, minsan nagsisiyasa tayo kung ano ang nilalaman ng ating binabasa. Ayan, kasabihan, ang tawag dyan ay parang ang naka-drone. Ano yung sabihin na naka-drone? Kasi ang drone, lumilipad. At pagka ang drone ay nagkuha ng camera, nasa ang kanyang view? Sa baba, siyempre. At nakita mo ang full view. Ayan. Ang kabuunan. Kaya ganun dapat ang kabuunan. Okay, ngayong umaga, sa ilang minuto, mayroon tayo, ating tingnan yung ang puso ng lalaking nagmamahal sa salita ng Diyos. And it refers to the man, David. Gaano ba ang puso ni David sa salita ng Diyos? As a matter of fact, ito na nga, Psalm 119, na kung saan lahat ng verses except one ay lahat ay may kaugnayan sa salita ng Diyos. So, pasimulan natin kung ano ang puso ni David sa salita ng Diyos. Okay? David discusses the staying power of the Word of God. How God's Word sustains both creation and man. Kung paano ang salita ng Diyos ay nagsusustain ng buong sanlibutan at ng sangkatauhan. No? Kaya makita natin dito, bagaman ang Bible in agreement, opo, ang Biblia ay sa pamagitan printed copy of man-made materials. Dapat tanggapin natin yan, no? Man-made materials na kung saan ay nilalaman naman ito, and that is forever written in heaven. Sa kabila na ito po, ay man-made written. Printed. Ngunit ang kabuunan po nito ay nakatala sa kalangitan. Kaya kung tawagin ay, the Word of God is eternal truth. Kaya mula sa verse 89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ano ibig sabihin po niyan? Na ang salita ng Diyos ay settled in heaven. Ang ibig sabihin po niyan, simple lang, mula pa noon hanggang sa inaarap, eternity to eternity, the Word of God remained the same. Kaya nga settled in heaven. Isipin nyo yan. Lahat halos ng mga aklat ay may duration. Mayroon pang expiration. Yan. Lahat ng mga aklat na nalilika, maaaring ngayon ay bago. Then later on, luma na. Ayun, dyaryo lang, kahapon lang, luma na ngayon. Dyaryo pa lang yun. No? Salamat yung pera, kala natin hindi naluluma, yung lumang pera ninyo, wala na. No? Sino sa inyo ang merong plata na piso na lalaki? Ako marami din na ipo noon, kaya lang, wala na ngayon yan. Wala na sa isa eh. Pero ang maganda yung nung una, yung tinatawag nating pisong puti. Ayan. Yung kahit nga yung 25, kahit na 5. Ayan. Ngayon, mahalaga na po yan. Inabot yan nila. Ako, hindi ko inabot yan. Bomba. Huwag na tawag ng mahalagang pera, no? Pero lahat ng mga bagay na mayroon sa atin sa salibutan ito, nanulumay. No? Nababago. Ayan, meron tinatawag na revise. By the way, baka ang Bible niyo, revise. Our Bible should not be revised.
Kasi the word of God should not be revised. Yeah. No? Kasi yan nga ang tinatawag sa ating panahon eh. They try to revise. Pero ang word of God hindi po na-revise. Bakit? Eh sabi ng salita ng Diyos, it is settled. Ano po? Pag sinabing settled, wala kang dapat babaguhin. Eto nga po eh. Sa book of Matthew, binanggit na yung salitang John. O sa wika na binanggit sa wika ng English, title. Gano'ng kahalaga yung title? Simple lang. Sa wika natin, pwede natin gamitin din man. Yun ay goodlit lang. Pero sa pamagitan ng goodlit na yun, nag-iiba. For example, yun natin sa ating wika. Pagka tinawag na enye, sa Kastila na yun, ano? Pero tinan nyo, nagbabago na ang N lang naman yun eh. Pagka nagyong na enye, iba na. Hindi po yung binan. Yung binan? Binan. No, nag-iba na. Eto na, kahit nga sa ating, ano, yung counting goodlit, kahit sa Tagalog, gamitin nyo ang salitang tubo. 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 O, saan na nagbago? Ano na nagbago doon? Yung goodlit lang po. Nakita nyo? Kaya tutubuhin ko kayo. Ano yung sabihin? Aba, iba na yun. Diba? Pero kung sinabing tubo, mag-gain. Yes. Diba? So maraming mga, yun po ay sa pamagitan ng goodlit lamang. Goodlit lamang po, sa itaas ng bawat letra, nagbabago na po. Kaya tayo sa wikang Tagalog, hindi natin ginagamit minsan yung salitang goodlit din sa itaas ng kataga. Kaya tuloy, nag-iiba. Kaya nga yan, natawag. Lalo ng pagkamabisaya, ano? Kasi nga, yung aming aso, ang pangalan daw ay Jade, yung bagong namin puta. Eh sabi ko, kaya ako bisaya, Jib na lang. Jib? Si Jade, Jib na lang. Anyway, eto po, the word of God is settled in heaven. Okay, it means, forever, O Lord, thy word is settled. Thy faithfulness continues throughout all generation. Kaya ang salita ng Diyos, hindi po pwedeng baguhin. No revise, kaya tayo hindi niniwala sa revise. We need to look at the scripture. At tayo nga po, bilang nagpapalaga, we look at the very word. Kaya nga yung word of God. Bagaman, aminado tayo na itong ating Biblia, by the way, yan. Since ito po ay printed, man-made, alam niyo po ba na merong ganitong printed na sa mahaba mong panahong hawa ay meron palang may kulang? Ang tawag daw na topographical error o typographical error. Ibig sabihin, sa printing press po nagkamali. Kaya dapat, ako ang dami po, way back, ang dami po naibalik ng mga Bible printed in the Philippines, especially na kung saan yung mga diglot. Diglot pa naman, na umapas, aba, bakit? May problema, may kulang. Yan. Alam mo, kaya lang napansin, kasi binabasa. Kaya pala, marami pwede na ang isang mananampalataya may hawak ng Biblia, since hindi binabasa, hindi napansin yung problema. Bakit? Ay alam niyo po ba na sa batas ng printing, kapag ka nakita mo na may mali, pwedeng palitan nila yan. Eh problema, hawak mo for how many years, hindi mo naman alam na may problema, hindi papalitan. Kasi hindi mo binasa. At kung nabasa mo man, hindi mo naman alam at ikinumpi doon sa tamang. Tawa niyo ako? Yes. Kaya nga ito, baka man may totoong bahagi tayo na dapat ang makita. Sa wikang Tagalog at wikang English ay talagang mayroong pagkakaiba. Totoo po ito. Kasi pag sinabing spider, ano ang ibig sabihin ng spider? Ano? Siyempre, pero sa Bible po, spider ay ano? Butike. Masa ba? Eh, mga problema nga. Ano nangyari na ang butike ay naging spider? That is only in the Bible Tagalog. Ako niyo ko? Huwag kayo ano ha? Yan ang tinatawag sa Bible po, Tagalog lang. Nagkaroon ng, ang spider ay naging butiki. Pero huwag naman ninyong maliitin na mali po yun.
As a matter of fact, it's the same thing when it comes to application. Bakit? Kasi po, ang binanggit na mayroong spider ay bahay ng Panginoon. Eh, saan din mayroong butike? Sa bahay din ng Panginoon. Yeah, it's alright. Ano ganito? Sa lugar ng tapo ng Italy, ang tawag niya na Italy. Pag ikaw ay maglalakbay sa lugar na tapo yan, bagaman hindi ko pa narating, mga pinsan ko yung narihan, eh sa dinadaanan mo, dahil lang sa dami po ng kalapati, ayan, ang dami kalapati daw. Eh halos yung dinadaanan mo, ay may mga ito na kalapati. Parang kailan lang aking ginugunita yung lumang simbahan sa aking kinagisnan. Ang daming maya at nagpupugad mismo doon sa simbahan. Pero ngayon po, halos po kundi na. Baga man ginawa wala. Ano ang difference? Kasi po, namatay na maraming maya. Abot muna yan. Hindi abot na marami yan. Lalo sa aming pinagtrabahuhan, yan sa Pilsen. At kami po ay nasa warehouses. Ang dami po warehouses yan. Eh di ano, kami nakakahuli ng maya. Makitika nyo. Eh halos lahat po ng building ay puno-puno ng pugad ng maya. Eh kami po ay nakapag-stack ng pile ng mga bobbins. Halos umakot doon sa ano. Eh nakukuha namin yan. Pero ngayon, ayon ko rin na, nagbago na ho talagang panahon. Kasi nung panahon po yun, maya pa ang pambansang ibon. Ay ngayon po, hindi na ho maya. Baka may lumapa kayong kamalayan na maya pa pala ang pambansang ibon. Hindi na po. Noon po yun. Ngayon ang pambansang ibon na yan o. Philippine Eagle. Ano ho yan? No, Eagle. Yan. Philippine Eagle. Isaya man. Okay. Okay, so unang punto po, may kaugnayan dito, settled in heaven. Ngayon, ano ang puso ni David tungkol po sa salita ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, God's word does not ever become irrelevant, outdated, old-fashioned, behind the times. Eh, sa kasaysayan lang po eh, always the best-seller books ang Bible. Sa kabila ng Bible ay marami ay free. Kaya sa ating mga juniors, kung wala pa kayong Bible, ayan, may Bible muli tayo. Ayan, galing po doon sa Canada. Last Thursday, ayan, eh, meron kami nakuhang ilan. Bagaman dati, boxes. Eh ngayon, limited. Ayan, limited na lang no? Ang free Bible. Eh kami nga, nasutuwa nga. Eh. Kami nga ay pumuesto na doon sa maraming tambak na Bible. Intended yun sa mga pastor's wife. Yan. So may taklong po yun. Nung magsabi, nalang po ang Bible, pwede lang punis, tabi lang po po. Mami ako, wala akong pastor eh. Dinungo. Yun nga rin si Christian, kapatid ni Pastor Chris, na doon, hindi ko nakakuha eh. Sabi niya, baka ako'y masiksik. Kasi ganun po ang Bible, ano? At nagbibigay. Napakarami po. Kaya lang sa halos pinagpapangagawang. Kasi sa dami yan, ho. Meron tayo, hindi kahit tayo papangagaw din eh, no? Pero meron namang ibinigay ng pastor na ilan na pwede natin po inabangan para sa church, para sa atin. Okay, so hindi po kailanman naging outdated, old-fashioned, and behind times ang Bible. As a matter of fact, sabi nga ng scripture, it is always fresh. Every morning. Galing yan, no? Samantala lang. Kaya nga, ito. Pag siguro tayo, nagkaroon ng tinatawag na patimpala. Sino kaya ang merong sa inyo na pinakalumang printed Bible? Printed po, hindi po. Ano? Pag sinabing printed, yun yung tinatawag na kopya po na makikita ninyo dito sa bandang unahan.
na kailan print ang Bible ko. Meron po akong isa na lumang-luma, pero hindi ko pwede may pamalaki. Kasi gatuna ko talaga yung papel. Makikita naman talaga, gatong-gato. Itong ating gatong papel, mas maano pa ito eh, mas matibay pa ito eh. You know talaga, kung alam ninyo po yung kung tawagin na papel ay newsprint, talagang delikado na ang ano eh, talagang magugutay kung tawagin. Pero hindi mo pwede natin pagmalaki. Latandaan po natin, hindi po natin may pagmamalaki ang anumang bagay na gawa ng tao. Bagaman yung kung nilalaman ang ating pinagpapahayag, ha? Opo, totoo po na meron tinatawag na nagkaroon ng sunog. Malaking sunog at halos lahat ay naubos. Pero meron mo talaga natira, Bible pa. O paano nangyari? Hindi ba yung papel lang yan? Meron naman po, totoo to, this is a history, meron naman po isang barko na naglulula ng mga Bible, lumubog. So, what are you going to expect? Turn to nothing. Kaya huwag yung sabihin, yung papel, but we are talking about the very word of God settled in heaven. It means to say, the word of God, salita ng Diyos, hindi po yung printed ng tao. Ang ating inuukto po yan. Kaya huwag niyo pagmamalaki na, ah, kung may lumang-lumang Bible, ang tanong binabasa mo, naintindihan mo nilalaman, everything will be useless. Okay? Hindi mo natin dinidiyos ang Biblia, kundi yung Diyos ng Biblia. Kaya yung ibang masyadong ingat na ingat sa Bible, ni hindi man lamang binubuksan. By the way, ito ang malungkot. Baka minsan ang Bible ninyo, hindi pa ho ayos ang pagkakakat. Yung ibig sabihin, dikit-dikit pa pala. Ano nangyari sa Bible ko? Ay, hindi pala nakakat ng ayos. Kasi this is man printed. Copy lang po ito. Hindi po ito ang ating plano, kundi yung nilalaman po nito. Kaya kapag ang Biblia hindi nababasa, hindi nabibigyan ng pansin at unawa, it will be useless. Okay? Opo, ang una kong natutunang matatas sa pagbasa ay comics. Kaya since na ako'y matutong bumasa ng comics, eh ako'y tuwang-tuwa. Bakit may picture kasi? At talagang, sabihin nyo na ang lahat ng comics at that time, dinaanan ko po. Bakit? Kasi po yung aking uncle ay may news and comics stand. Kaya akong person nagbubuklat. Kaya tuloy yung sinasabi natin, itutuloy? Naku, talagang nakaabang na ho kami. Ay talaga, itutuloy. Kaya ikaw, abang. Kahit na sabi yung wakasan, ay hindi naman nagwawakas. Title po yun ng comics. Wakasan. Ay wala nang wakas. Tuloy. Itutuloy, nakahangap lagi. No? Kaya tayo, naihangap kayo ng telenovela. Diba? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ilang taon na? Nakaraan? Okay, kasi tayo pumunta. Ang salita po ng Diyos, hindi outdated, hindi old-fashioned, hindi o become irrelevant, kundi nananatiling relevant. Why? Because it's unchangeable. Yan. No more discussion is necessary. I'm going to change God's mind. No. What are some of heaven's settled truths? God's holiness, God's love, God's only way of salvation. Hindi mo nagbabago yan. Okay? Kaya tayo natutuwa sa OFW, nakakasawa ni Sister Jeanette. Diba? Talagang sila mismo, pinakita sa amin ni Brother Ike, kami mag-visit sa kanya, na meron siyang tinatawag na na-compile na lessons. Na-compile na lessons. Ang dami sa wikang Tagalog. At ang kanya kinagustuhan doon ay yung lessons about holiness. Kabanalan. Totoo naman talaga, iyan ang kabanalan ha, magbibigay ng differentiation. Sige, pwede kang matuto ng maraming bagay, pero back up ba ng kabanalan? Kasi kung walang kabanalan, maaaring ikaw ay naging mahusay sa pertinent na katuruan, pero yung kabanalan ang pinakamahalaga. Kasi kung walang kabanalan, sabi ng Biblia,
Hebrews chapter 14, verse 12. Kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. Okay? Kaya hindi kailan sa atin. Marami ngayon. Dalubasa sa pagbabasa, kaalaman, at ginamit na lahat sa pakikipagtalo. Kaya ang mentalidad, laging magkaroon siya ng superiority. May tumba ang maraming mga may maling aral. Di umano, kaya lang yung kalimitan ganyan, ay meron din namang maling katuluan. Okay, so, to my knowledge, what are the sum of heaven's truth? Settled, God's holiness, God's love, God's only way of salvation. God's will, yan, not changed for all eternity. It is a promise we can depend upon today and tomorrow. Kaya ka hindi nagbabago eh. No? Ngayon at magpakailanman. No? Kaya tayo po ay makapahahawakan. Isa sa katotohanan, meron nating mapangawakan. For so long, dependability on God's promises. Anong sabi sa atin sa verse 89 pa rin? Thy faithfulness ang iyong katapatan. No? Kaya katapatan ng Panginoon, hindi nagbabago at hindi. Yan, by the way of saying, lalo hindi pa bago-bago. Kasi hindi nga nagpapago eh. Eh tayo may tendency na tayo mismo ay nababago. Naalala ko po, may mga naunabay tayo. Since na sila ay nagkaroon ng turo at aral, hanggang sa nagkaroon sila pagpapasya, sabi niya, kung meron pa nagagaling sa baptist, ay ako'y lilipat. Hindi, ano ha? Lilipat daw siya. Kaya nga tuloy, nadala na nga sila ng ayan, sobra rin. Nasobra rin. Eh, kasabihan, sabi nga ng Bible, ano mas sobra, masama eh. Kaya pagkaya kayo nasobrahan, ayan. God is not only the creator, but also the sustainer of the earth. No? Kaya sabi nga sa atin, the Lord Jesus Christ hold things together. Masakulaw siya. Kasi nga, ang Panginoon, kaya meron nga nagsabi na ganitong pangungusap. If God will not sustain His creation, what will happen? Ano kaya kung ang Panginoon ay hindi mag-sustain ng kanyang mga nilikha? Kung baga, nilikha lang, abayaan na lang. Maging ang ating Pangulong Digong, no, ay naniniwala na may intelligent God. Sa anong kaparaanan? Simple logic niya. Kasi kung pinabayaan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, yung lahat ng mga planeta nagkabubunggo na. O nga naman, ano? Science lang yan. No? Lahat ng mga bagay, pero there is an intelligent God na kung saan lahat ng kanyang nilikha under His control, na kung saan ang term sa science ay gravity. Diba? Ganun na kasimple. Gravity. No? Naiingatan ng Panginoon at hindi nagkakabanggabanggaan at may sariling axis. Yan. No? May sariling revolve. No? At hindi nagbabago kahit na tayo minsan nakakarinig na may asteroid, may kung ano-ano. But still, God is in control of everything. Diba? Sa kanyang kapanahunan, pwedeng iparana sa atin. No? Sa kanyang kapangyarihan. Pero tayo, nasa kanya pa rin ang pagtitiwala, pagkat gaya ng kanyang salita, it is settled. Ano ba yung settled para sa inyo at para sa akin? Yan, puntahan natin. King David, pagkat siya pong nagbigay sa atin ang pahalaga kung ano ang salita ng Diyos, ang sabi niya, thy faithfulness is unto all generation. Thou hast established the earth, and it divided. They continue this day according to thine ordinances, for all are thy servants. Tingnan natin yung salitang, for all are thy servants. Ayan. Pag sinabing servants, di ba ang lingkod? Okay. So, kayo at ako, expected na maging tagapaglingkod, right? Kasi kayo nakaunawa. At kayo ay binigyan ng kaunawaan, which makes, ika nga ay, highest degree ng kaunawaan. Bakit?
Kasi nga, kayo nga ay kanyang marvelously and wonderfully made. Kung inyong minigilala, maliban ang iyong kaisipan ay galing kami sa ongoing. O, ikaw na lang. Okay? Yan, di ba sa school, galing daw sa, ano pa term? Highest form of animal? Oh, animal pa rin yun. Okay? So, ibig sabihin, you are not an animal. Okay? Kahit sabihin, highest form, hindi ka kalaman naging animal. Pagkat from the word of God, you are marvelously and wonderfully created. Yan. Kaya yan, dapat natin natutunan yan. And that is only in the scripture. At dito nga sinasabi ni David kung gaano kalaki tayo. Sabi nito, for all are thy servants. Ano ibig sabihin? According to the ordinances, ang mga nilikha ng Diyos ay para sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya, kayo't ako. No doubt. Ikasabihin nga, lahat halos ng nilikha ng Diyos ay sa paglilingkod. Ano ibig sabihin yan? O, tingnan ninyo. Alam niyo po ba yung firmament? Hindi natin ano, nakikita, pinakikita from outer space. Alam niyo ba yan ay nagtuturo? Ano yung tinuturo niya? The magnificent God. The wonderful God. Kaya sa Book of Romans, wala nang may dadahilan ng tao eh. Bakit? Kasi kahit yung mga firmament, nagtuturo at nagpapahayag ng kapangyarihan at kalakilan ng Diyos. Kaya lahat ng nalikha ng Diyos ay lingkod. Kaya nakakahiya naman kung ikaw at ako, hindi nakapaglilingkod. Eh lahat ng nalikha ng Diyos ay lingkod. Diba? Kaya when it comes to paglilingkod, dapat tayo ay nag-champion dyan. Kasi tayo yung nilikha ng Diyos na mayroong higit na kalalagayan upang makapaglilingkod. Kaya totoo yung sinasabi na kapag hindi ka naglilingkod, hindi mo kinikilala kung ano ang Diyos sa buhay mo. Kasi sa unang bahagi pa lang, lahat kayo, kasama ako, lahat tayo, nilikha. Kaya lang, ang pagkalikha sa atin, kung ating iniintindi, yung salitang wonderfully, marvelously, diba? Ganun ka, ano kaya nga, sa harapan ng Diyos, walang pangit. Wala kahit ano. Bakit? Wonderfully created. Kaya lang, minsan, nagkakaroon tayo ng ibang pagkakita. Naalala ko tuloy yung pabo, yung ibon, sa YouTube to eh, ha? Di ba nagre-reklamo sila? Sabi yan, maganda yung pabo, maganda lang. Pero babalik din sila sa first place niya, na siya dapat kumilala, ikaw ay unique na nilikha ng Diyos. You have a uniqueness na kung saan ikaw mismo ay lingkod at may paglilingkod mo kung ano ang kalagayan mo. Kaya lang yung iba, naghahanap pa ng wala sa kanya na hindi naman mapapasayo. Hindi dapat makita mo kung ano meron ka. God is not only the creator, sustainer, yan. The earth remains to God's prescribed timetable in His time. Kaya nga, Panginoon, sa pagitan ng kanyang salita, ay kanyang winika at tayo sa ating kapanahunan ay merong salita ng Diyos na kung saan we need to look out or rather look up. Pagkat may pangako ang Panginoon. Ano bang pangako ng Panginoon na inyo kila na sasabikan na maranasan? Ano yung pangako ng Diyos na inyo kila sasabikan na maranasan? Hindi ba ito sinabi ng Panginoon, the imminent return of Christ? Pag sinabing imminent, any moment, the Lord may come. Yun yung pinananabikan ng mga totoong naghihintay at nananabik sa pangako ng Panginoon. Ayun ang gusto niyong pangako na matupad sa inyo, magkakaroon ng Third World War? Ah, na lahat tayo, ayaw ninyong humawak ng baril, ay maghahawak kayo ng baril dahil sa may kukub-kub sa ating bansa? Bakit nasabi natin ito? Kasi nga, ang totoo niyan, walang, lalo na makalalakihan, kapag ka sinabing ang mamatay ng dahil sa iyo, para saan yan? Sa bansa. Kaya lahat ng mga kalalakihan, pag tayo po ay sinusuko, sinasakop na, ay talagang i-distribute sa inyo ang mga baril para pagkatanggol sa ating bansa. Huwag mong sabihin, ako hindi maalam mawak niyan, tuturuan ka nila.
At wala kang magagawa kundi kung ikaw ay mabuting mamamayan ng iyong bansa. Mahawa ka niya. May magagawa, ayaw ko. Eh, kahit na hubakla, ahawak ng baril. Kapag ka naganap yun, kaya kasabihan nga, yun ang ayaw kong buyayari. Bakit? Eh, talagang ayaw ko eh. Eh, pero may magagawa ba ako pagka nandiyan ha? Wala ko. Mapwera ako yung wala na. Saan ko lang ito? Ay hindi, mahaba-haba ang buhay ko. Ano yung sabihin? Mapipilitan po kayo. Ano po? Kapag ka sinabing ipagtatanggol mo yung bayan, ikaw mismo na walang alam-alam tungkol dyan, matututo pagka ikaw po ay mabuting mamamayan. Hindi ka pwede maging mabuting mamamayan pagka ganun ang panahon. Bakit po? Kasi po, kaya tayo maawit ng ano eh, lupang hinirang. At sa bandang huli, sa ayaw mo't sa gusto, ang mamatay ng dahil sa iyo. Kaya kung maaari, huwag mangyari. Ano po? Yun ba gusto niyo mangyari? Na hindi po. Ang aking hinihintay ay yung pagbabalik ng Panginoon. Kung pwede mo mangyari yan sa aking bayan, pero mauna yung pagbabalik ng Panginoon. Bakit? Eh talagang sa totoo lang, ayaw kong hawak niya. Bakit? Sa kasabihan nga po, ang mga relleno ang kanyang dala, kaligtasan. Eh kung sa panahon yun, anong dala mo? Pagpatay. Yeah? Kahapon po, nung ako papunta doon sa Marinig. Mismo, dinaanan ko. Sabi ko, ano ba yan? Dalawang kabataan? Nagpapanuntok, gulong na. Gulong. At panuntok talaga, ha? Maliit-liit yung isa, yung si malaki-laki. Pero hindi pa talo yung maliit. Talagang gulong at suntok din. Tigil ako sa muto. Sabi ko, sinisigawan ko na. Tigil ako! Ay, talagang dik-dik pa rin. Tuloy pa rin. Mabuti lang, mamaya mayroong ibang umawat. Kasi kung hindi, sabi ko, anong mangyayari sa akin ito? Papabayaan ko ba yan? O, bata lang, yun, nag-aawat. Pero kung isipin mo, may pakialam ba ako doon? Wala lang. Pwedeng lampasan ko na lang yun. Pakalam ko sa inyo, mga bata kayo dyan. Pero wala magawa kayo. Pero hindi po eh. Sa totoo, yun ay physical lang. No? Diba? Mga simpleng bagay. Pero hindi mo maatin. Bakit sila nag-aaway? Diba? Eh kung yung magkapatid, hindi mo po magkapatid. Diba? Eh kasi kung magkapatid yun, diba? Baga man, pag-separate mo lang. Diba? Okay, gusto tayo pumunta. What David described tungkol sa salita ng Diyos na kanyang pinapahalagahan. Ano pa? Tingnan natin. Sabi sa atin sa 93, I will never forget thy precept, for with them thou hast quickened. Ano ninyo kung gano'ng pinapahalagahan ni David ang salita ng Diyos? Na sabi niya, I will never forget. Kaya ito ha, let's make it very practical. Alam niyo, may mga bagay talagang hindi kayo nalilimutan at hindi yung malilimutan. Pagdadating ng after 4 hours, anong gagawin niyo? After 4 hours, anong gagawin niyo? Kakain po. Every 4 hours, kakain na naman. After 4 hours, kakain na naman. Nakalimutan niyo ba yun? Hindi makakalimutan yun. Kasi tawag na ang pangangailangan, nagugutom. But sad to say, kay David, bahagi po yan. Yan yung hindi niya kinalimutan ang pagbabasa ng malalang kasulatan. Pero sa atin, yan na, kalimutan na yan. Pero yung pagkain, hindi nakalimutan. Bakit kaya? Ano, bakit kaya? Kasi nga sabi ni David, with them, thou hast quickened me. The word quicken, ano ba yung sabihin yan? Revive, enlivened, made alive. No? Kasi yun yung nagbibigay ng, yan. Ano nagbibigay alive niyo sa inyo kahit gabing-gabi na? Gising na gising pa kayo. Ha? Ano? Facebook.
it makes you alive. Diba? Eh, kung ikaw mahilig sa marathon, hindi ka naman natakbo, pero mahilig ka sa marathon, hindi ka naman natakbo, pero ang galing mo sa marathon, kaya lang, Bobby, marathon. So, nagagawa mong mulat, dilat na dilat, ayan, at very word ng lahat ng inamin, ay dinidinig mo, kumbaga, napiperceive mo, nakukuha mo, at minsan nagpipredi ka, naku, gaganyan ang gagawin ng kaaway. Piperceive mo pa, ipapangunahan pa, yung sa nagiging director ka pa nga. Diba? Pero pagsalita ng Diyos, forget that. Pero, here's David, I will never forget thy precepts. No? Kaya nga, ang salita ng Diyos ay hindi lamang kay David, pinapahalaga niya. Anong sabi niya tungkol sa salita ng Diyos? Na kung saan, ito ay ginagawa niya, ano? Oh, how I love thy law! It is my meditation all the day! Sino sa inyo kaya nakapagkukol all the day with the Word of God? Nagawa na ba natin ito? Mabuti pa po yung nagbabasa ng pasyon. Mula umaga hanggang kinaumagahan pa uli. Pero tanongin nyo, binaintindihan ko natin. Pero nakapagpupo naman sila ng ang haba-habang panahon. Tanongin mo, yun lang ba sila? Dari. Diba? Pero si David po, aba, hindi po ko pwedeng wala siyang naintindihan, wala siyang naunawan. Sa katunayan po, ito pa ang sabi nga sa atin. Tungkol sa kanya na nagbigay pahalaga sa salita ng Diyos. Na kung saan, how sweet are thy words unto my taste, 103. Yea, sweeter than honey to my mouth. Sipin niyo, pero pahalaga yung salita ng Diyos. Na kung saan, kay David po, talagang binigyan ng matamang pansin. Sipin niyo sa salitang pulot. Ha? Nung ako po ay nasa aming lugar at ako, yan talaga hinahanap namin, yung pulot na yan. Hindi ho nasa bote yan. Nasa gubat po yan. Fresh. Kami po yung mamamalbay ng ilog. Aakitin namin yung Velisdes na kung saan po ay maraming ahas. Pero pag nakita namin na merong nasa hong honeybee, na iwan, kung tawagin po, pupuntahan po namin yan. At hahanamin namin kung saan napunta yun. At minsan po nandun yun. Sa may bahagi ng lupa. Doon sa dalisdis ng ilog. At yun po'y bubungkali namin. At mamaya po, puro kagat na kami. Pero ang layo namin, makuha lang yung pulot. Ang sarap naman talaga ng pulot. Ha? Nakatatusin. Pero, yung sakit naman ng kagat, lalo pag tumama sa mukha, namamaga po. Pero natitiis po yun. Bakit? Because ng pulot. Eh ngayon, bibili ka na lang ng pulot. Eh, naalala ko po, may kwento pa po yan doon sa lugar at ako ng Baguio. Eh. May camp time. Kinalaw namin yung kinalalagyan ng anime, kinaumagahan. Merong sasabihin, nasa kitchen kami. Nakot. Kami naman. Bakit kami ang may kagagawan eh? Nakakahiya eh, no? Kasi nga, naging mapagsik yung anime doon sa Baguio. Sa Baguio po, doon po sa campsite, may sablahan, may kitchen. Anyway, kasi tayo pumunta. So, dito po sinasabi ni David kung gano'ng kahalaga ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po niyan, yan po yung kanyang quicken me. Nagbibigay sa kanya ng aliveness. Yan. Made alive, revived. At another thing, ang salita ng Diyos ay nagiging pagkain. By the way, anong pagkain ni John the Baptist? At ano pa? Locusts and honey. Ang tawagin po. Kasi po, ang matatamis, energy. Kaya alam na sobra, diabetes.
lesson na parang makatutunan tayo kay Jonah. Alam nyo, yung bata at 2 years below, kumari huwag makakating ng sweets. For what reason? The first reason, hindi mo na siya mapapakain ng gulay. Kasi hahanapin niya puro sweets. Kaya sabi ng aking pinakikinggan, huwag na huwag patitikimin ng matamis ang 2 years below para maturuan magkumain ng gulay. At mga bagay na sustenance para sa kanyang pangsugay. Kasi pag natuto na po yan, nakatakim ng sweets, tatanggihan niya ang gulay. Kaya kalamitan po ang mga bata ayaw ng gulay. Bakit? Hinahanap mga sweets, something sweets. No? Kaya napakaganda po, huwag patikimin ang mga matakamis 2 years below para maturuan ninyo kumain ng gulay, prutas. O totoo po, meron mong batang araw kumain ng prutas o po? Meron din po. Bakit? Sino may kasalanan? Huwag nyo sabihin bata. Okay? Kailan man po hindi bata ang may problema dyan. Okay, let's go on. So, pagkain po kay David ang ano? Salita ng Diyos. Kaya ito ah. Ay how many times kayo po ay nagpapalipas ng pagkain nyo? Sige nga, meron ba? Sino nagpalipas? Ako. Sabi natin, nakaabot na ng 6 oras na. Ako, hindi na po pwede. Nag-aalbum ito na. 5 oras hindi po pwede. Dapat every 4 hours kakain. Eh sabi nga nung mga nagbibigay palaga, alam mo kung kayo ay mayroong mga karamdaman, every 2 hours at least merong kang sky breaks. Every 2 hours. Sipin nyo yan. Every 2 hours. Ay yung iba nga, hindi pa ano, kung hindi ako makapaghintay, nakailangan. Ayun, talaga. Kaya yung masamang ugali, yan, masamang ugali ito, ako sasabihin. Yung hindi pa oras ng pagkain, dampot ng dampot, tapos ano, hindi masagal na ugali yun. Dampot ng dampot. Hindi. Maghintay ka nang tama, no? Kasi, ay ba, nagaganda ang asal yun? Masamang asal yun. Lalo na yung anak ko. Dapat matuto. Masamang asal. Okay, tayo ay time na, no? Kasi kailangan natin, ating ano lang natin yung lesson. At salita ng Diyos. God's Word. Okay, Psalm 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So, David uses 2 images to indicate the value of God's Word. First, lamp to my feet. Lamp is a small bowl-like container, much like a lantern on a pole which provides enough light. Ayan. For each step taken. Ganun lang po ang salitang lamp, no? Then the other one, light to my path, more like headlights on a car in which the Word of God enlightens the general course of our life. Kaya nga sinabing lamp and a light. Ganun pinalagaan. Ano ibig sabihin? May kaugnayan po yan sa ating direksyon ng buhay. Kaya kayo po ba may direksyon? Okay? May liwanag ba? Yeah. Okay. Huwag niyo sabihin, ang aking ilawan ay maliit lang. Hindi naman pinalaki talaga ng Panginoon yan. Kasi, katulad ng plus light, yan po, gaano mang kahina yan, pero itutok mo lang doon sa tapat ng iyong hakbang o hakbangan, malayo ang inyong maabot. Malayo-malayo ang inyong maabot. Ito kung bakit sinabi ni David tungkol dito, na siya po ay higit na matatas kaysa mga iba maging mga nang tagapagturo. Bakit? Anong dahilan? Kasi yung salita ng Diyos. Kaya ano ang salita ng Diyos? Huwag natin kalitaan ang halaga po nito. Pagkain. Ito yung ating direksyon. Ito yung magbibigay ng buhay sa atin. Kaya may term nga, ang tao kapag walang kabuhay-buhay, wala yung salita ng Diyos. At hindi kayo naman nagpapalaga at hindi magpapalaga sa salita ng Diyos. Kaya sana, ang Biblia binabasa. Ang Biblia pinakinggan. Ang salita ng Diyos ipinamumuhay. Pagkat yun ang halaga ng salita ng Diyos. Kaya kay David, kung ating sasangguningin at patuloy, sabi niya, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hindi po natatapos. Continuous.
Di ba? Nagpapatuloy. Kaya kita nyo, ang isang manampalataya, malayong maabot sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag patuloy tayo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Tayo po manalangin, Panginoon, salamat po sa inyo at sa inyong salita at sa pribilehiyo na kami dinatnan ng iyong salita.